kanilang kapista na kalisinisang pagbibigit sa mahal na Birhen Maria. Bilang pasalamat din dito sa Pilipinas, bilang patron ng bansang Pilipinas, Imaculada Concepcion. Patuloy na hinihingin ng tayong patulad kay Maria maging malinis sa harapan ng buong kapal. At upang maging karapat dapat na yung dumala, pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa mga kapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lumala ang kasalanan sa isip, sa lita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga pangyarihan Maria, sa lahat ng mga kapangyarihan ng pangalanan, at sa inyo mga kapatid, na kapatid na namin sa Panginoon ang Diyos. Kawan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
siya'y inubod mo para huwag matamay ang isang pagkamasuwain ng lahat. Pakundangan sa pamatayang aguhin ng iyong anak bilang tugon sa iyong kanyang pagdalangan. Loobin mo kami maging dalisay upang kami maging dapat na makatulog sa iyong harapan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggang. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natago po ako nung manin ko kayo nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, tugon ng lalaki." "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit kumain ka ba ng bungang pinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa yon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po ay nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na tanging ikaw lang iyong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae laging magkaaway, binhi mo'y binhi niya ay laging maglalaban. Ito ang duduro ng ulo kong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa harap ng mga bansay, naya ang paglilitaw.
Basa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago panilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa Kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa Kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hiraging niya noong panguna, kami mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Natatandaan mo yung kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na
Ngunit nagdihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-ari na buwan na ng kanyang pagdadalang tao sapagat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang dakilang kapistahan na paglilihim na sa mahal na Birheng Maria. Ito yung ipinagdiriwang natin at ang buong Santa Kristiyanuwa. Ito rin po ay araw na pangiling. At bahagi po nito na sabi nga ay sino yung ipinagdiriwang walang bahagin ng kasalanan? Sino yung ipinagdiriwang walang bahagin ng kasalanan? Si Maria o si Jesus? Si Maria o si Jesus? Sino nagbihi? Hindi si Maria, kasi si Maria ay pinagbihi. No? Hindi siya ang nagbihi. Ngunit ang nagbihi ay ang nanay ni Maria. No? Sino nanay ni Maria? Si Santa Ana. So, si Santa Ana at San Joaquin, ang mga magulang ni Maria. So, inianda po ng Diyos, patulad ni pinayo po natin sa banal na kasulatan ngayon, sa Ebanghelyo na inalin, banal ang ipanganak mo. Kaya kinakailangan, ianda si Maria. At yung maghahanda kay Maria, ay hindi po nagsisimula sa paglilihi kay Jesus. Ngunit ang paghahanda kay Maria ay nagsimula sa paglilihi kay Maria. Doon pa lamang sa paglilihi kay Maria, inihanda na ng Diyos. So, madalang natin, ano, na tayong lahat ay sinilang sa daigdig na ito, ay ipinaglihim may bahin na kasalanan. Tayo lahat, with the exception of Mary. Si Mary lamang ang walang kasalanan mula nung siya ipinaglihim. Bakit? Kasi siya yung unang nakatanggap ng biyaya ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay nauna na kagad. Bagamat hindi pa naibibigay yung pagliligtas ng Diyos. Kasi bakit? Kasi kung si Maria hindi pinagliin na malinis, kasi bago siya ipaglihim, inuwala ng Diyos yung kasalanan mana na para sa kanya. Sa atin, inuwa sa atin, pag sa panahon ng aming binyagan, na tayo'y binyagan, pagkapanganak na natin, yung oras ng ating binyag, yun, inalis sa atin yung kasalanan mana. Kay Maria, bago mo siya ipinaglihim, yung kasalanan mana na dapat na sa kanya, na matatanggap niya, inuha na ng Diyos. Kasi bakit? Kasi banal ang ipanganganak ni Maria. Hindi maniniwala ang tao kung si Maria ay hindi ipinagbihin walang bahing tungis ng kasalanan. Kasi bakit? Nasabihin ng tao, hindi mo pwede yan kasi si Jesus ang kanyang ipanganganak. Hindi pwedeng magsama ang kasalanan at ang kabanalan. Either si Jesus ay Diyos o siya ay tao lamang.
So kaya hinihanda yung sinapungunan ni Maria sa sinapungunan pa lamang ni Santa Ana. Kaya yun po yung kadahilanan kung bakit si Maria ay pinaglihim walang pangit kung isang kasal kasi ipagdadala niya si Jesus. Dadalhin niya si Jesus. Makakasama niya si Jesus. At sa pagdiriwang din po nito ng kabistahan ng dakilang, kabistahan ng paglilihim ng walang pangit kung isang kasalanan kay Maria, tayo inaanyayang din ang pumagawa, ang nalit. Na tayo rin ay maging malinis katulad ni Maria upang tayo ay panahanan ng Diyos. Ang kinakailangan din natin na pag-ingatan natin, ano yung dalawang bagay na kinakailangan natin pag-ingatan? Kasi ito po yung dalawang ito. Kung bakit po nananatili ang kasalanan, at alam naman natin ang kasalanan ay may kaakibat na kapahamakan. Hindi we pwede wala yung kasalanan. No? Ay nandyan yung kapahamakan. Magkakambal mo yung kasalanan at kapahamakan. Yung una ay yung pag-ingatan natin ay yung kaligasan ng ating ulo. Huwag natin kalimutan. Sa unang pagbasa, nakita ko natin alin na nakita ni Adam na sila hubad. Kaya nung sabi ng Diyos, kumain kayo ng ipinagbabawal ko. Pero kapag sinabi natin kaligasan ng ulo, alam na kasalanan ay nanatili sa kasalanan. Ito po yung tawagin natin ay living in sin. Yung mga tao namumuhay sa kasalanan. Halimbawa, anong pinayalang kader kayong halimbawa ng mga tao namumuhay sa kasalanan? Yung hindi kasal sa simbahan. That is living in sin. Mag-asawa na hindi kasal sa simbahan, kuminsan medyo may kahirapan kasi may mga mag-asawa na hindi kasal, pwedeng ikasal. Kasi bakit? May previous marriage. Pero yung iba, wala naman silang previous marriage pero ayaw nila magpakasal sa simbahan. That is katigasan ng ulo. Iba po yung kasal sa simbahan, iba yung kasal sa West. So, kapag kayo ay hindi kasal sa simbahan, namumuhay kayo sa kasalanan. Isa pong halimbawa yun ang katigasan ng ulo. Na pinagdigan na yung kanilang pagkakasala, samantalang meron silang magagawa na umiwas sa kasalanan. Umiwas sa kasalanan. Kaya po yun yung patuloy na panyayan ng Diyos. Bakit? Kasi kung isa sinasabi ng Padre, wala na akong ginagawa ng masama. Ako'y tapat. Magkatrabaho na maayos. Kailan? Sabi nga, may mga pagkakataon na hindi mo na nakikita na kaya nga nagtulusan ng ganito. Kasi bakit? Namumuhay ka sa kasalanan. Yung buhay mo ay namumuhay sa pagkakasala. Yun po yung una, katigasan ng ulo. Pangalawa, ay yung kung tawagin natin ay yung walang kamalayan sa kasalanan. No sense of sin. Yung iyan justify yung kanyang pagkilos na hindi ito kasalanan. Kasi may ginagawa siyang mga kadahilanan. Sampo. Alam niyo, ito yung isa sa mga problema na hinaharap ngayon. No? Maraming ginagawang dahilan para masabi na, hindi naman ito kasalanan kasi ganito ganyan. No? Sampo.
extrajudicial killing. Hindi naman ito kasalanan. Bakit? Ah, pinapatay ko naman yung isang tao. Para yung tao nito hindi na makamamatay na ibang tao. Yun ang tinatawag na ginagawang dahilan para patayin yung tao nito. Kasi bakit? Mamamatay tao ito. Marami na mamatay pang ibang tao ito. Marami pang masisirang buhay. Kaya ano sabi niya? Patayin. Hindi, maliwanag. Masamang pumatay. Paano yan? Gumagawa ng pagpatay niya ng tao ito. Ikulo. No? Pero yung pagpatay, hindi mo dapat gawin. Kasi bakit? Maliwanag sa batas ng Diyos. Huwag kang papatay. Mayroon tayong tinatawag ko, kasalanan yan, pero tinatawag na mitigating circumstances. Mayroon tayong tinatawag na aggravating circumstances. Bari siguro yung pagpatay mo, pagpaliit doon sa kasalanan mo. Ibig sabihin, yung penalty ay pwedeng mabawasan. O yung penalty, pwedeng madagdagan. But in any way, kasalanan pa rin yun. These are only mitigating circumstances. It is not an excuse. Mitigating lang, binabawasan lang. Pero kasalanan pa rin yun. Kaya yun po yung isang kaisipan, no? Na nawawala yung sense of sin. Hindi naman kasalanan ito. Kasi may iba't iba tayong ginagawang dahilan ng ating pag-ilo sa daigdig na ito. Hindi. Dapat maging maliwanag. Kasalanan ito. Ito mong dalawang bagay na ito ay kinakailangan mo natin pag-ingatan. Kasi sabi nga natin, ito kapag ganito yung ating pag-ilos ay yung pagiging matigas ang ating ulo sa kasalanan at yung nire-reasoning natin na hindi ito kasalanan na hindi tayo malilinis. Hindi tayo malilinis. Kasi bakit? Ay hindi ka papasok sa kahalagahan ng sakramento ng kumbisal. Kasi hindi mo makita na yung kasalanan eh. Kaya kung mapapansin po natin, ang pagdiriwang ng Imakulada Concepcion ay isang pagkakataon natin na makita natin, lalong-lalo na mapakinabangan natin ang sakramento ng pag-umpisal. Yung punawang huwag natin kalimutan na higit natin pahalagahan na tayo ay inaanihan ng Diyos na magbalik loob sa Diyos. At itong dalawang ito ang umahat lang para bumalik tayo sa harapan ng tunay kapal. Kaya paano natin ito mapagalabanan? Well, sabi nga po natin, ay una, ay patuloy na manalangin. Palagi tayo magdasal. At ito yung patuloy na paanyaya po ng lahat ng aparisyon ng Mahal na Birheng Maria. Alam niyo sa lahat ng mga aparisyon ng Mahal na Birheng Maria, halos lahat. No? Kapag tinatanong siya ng mga bata o yung kanyang pinagpapakitaan, sino po kayo? Ang kalimitan na sinasabi ay rin, I am the Immaculate Conception. Ako ang Imaculada Conception. Ngayon po ay 100 years ng pagdiriwa ng Mahal na Birhen ng Fatima. So 1817, hindi po masyado usok mo doon ang communication. Maaring radio lamang. Yung kalimitan nagiging komunikasyon hindi pa para sa lahat. Ay makita po natin na, 1917. Ay makita po natin na ito yung tawag sa Mahal na Birheng Maria at pinatunayan na ito ay tunay sapagkat ito yung binanggit nila, kayo po ang Imakulada, ako ang Imakulada Concepcion, sabi niya sa mga bata.
Kaya, ano yung nakita ko ang kalimutan na ipinapahayag mo roon? Yung kahalagahan ng panalangin. Palagi magdasal. Patuloy tayong manalangin. At alam mo, isa sa mga matanda natin pamaraan ng panalangin, but any form of prayer pwede, kahit na pag-isip natin sa umaga. Pero lalo-lalo na yung alam, yung pagdarasal ng Santo Rosario. Pagdarasal ng Santo Rosario. At umapasin po natin, kahit na yung Abaginong Maria, Abaginong Maria na pumuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng at nagpala naman ang anak ni Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at magpakailan na. Bahagi yun na kung saan ay yun ay pinapakilala sa atin. At hindi lang po yung para sa paghingi ng tawad. Ngunit alin, kasi kung talagang kinakausap ninyo ang Diyos, kung tayo talaga nagdarasal, maraming sekreto ang sasabihin sa atin ng Diyos. Maraming bagay ang gusto niya iparating sa atin. At marami siyang ipagagawa sa atin. At siguro po sa mga ipagagawa niya sa atin, malaki na po yung tulong natin, ha? Iiwas niya tayo sa mga pagkakasala. Alam niyo, kalimitan po na pagkakataon na pumapasok po yung kasalan niya rin, yung idol moments natin, yung panahon na wala tayong ginagawa, o yung mga panahon na tinatamad tayong gumawa. Yan po yung isang pamaraan na pinapasukan ng demonyo para tayo gumawa ng kasalanan. Kaya ito po yung bahagi na kung saan makinaan. Ito ay ipinamamaning niya sa atin, lalong-lalo na sa panahon ng ating panalangin. Narin na ipinapalo sa atin na sabi ng kalimitan, bakit kayo mga Katoliko palagi kayo napunta kay Maria? Kasi alam mo kapag nakita po natin yung panyaya na ibinibigay ni Maria Alain. Kasi kapag lumapit tayo kay Maria, sigurado Alain, sinasabi ni Maria na, pumunta kayo kay Jesus. Sigurado ituturo tayo kay Jesus. Sigurado ituturo tayo kay Jesus. At alin yung sinasabi, iwasan ninyo ang kasalanan. Kasi bakit? Sapagkat ang kakampal ng kasalanan ay kapahamakan. Pero huwag natin kalimutan na kapag lumapit tayo kay Maria, she will always remind us of Jesus. At pinapatuloy na ipinapamanik sa atin alin, tunay na mga tugon tayo sa panawagan ni Jesus.
Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may gawa na namin at tupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, ang isang nararamdaman ng Diyos. Panginoon natin lahat, nagdadawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinangarap ni Santa Maria Pirel, ipinagpapasakot ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na madali ng ibig, nanawag sa naroonan ng mga imahe. Na may katong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulog sa kanan ng Diyos sa mga kapangyarihan sa langit. Doon magmumulat pa rin ito at tungkol sa nabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal ng simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa kalisinisang paglilihi sa kanya, naayaw si Maria bilang ikalawang Eva. Siya ang bagong simula ng Diyos para sa ating lahat. Sa ating pagkaparangal sa Kanya sa araw-araw na ito, samahan natin siya sa panalangin sa ating Ama at Lumikha. Ama, loobin mong parangalan ka ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway lumagong patungo sa kaganapan ni Maria, ang ating hantungan at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Sa pananalangin at pagtitikas ng kasalanan, marating nawa ng mundo ang panahon ng kapayapaan na siyang tagumpay ng puso ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga may busilak na puso, naway magtaguyod ng matuwid na pamumuhay at pagkakasundo sa buong lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Tayo naway tulungan sa ating paglalakbay ni Maria na napupuno ng grasya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga yumao naway magdiwang ng walang katapusang kasama ni Maria at ng mga banal, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ama, kumikadigin mo kami ng iyong panalangin na kasama ang kalisinisang Birheng Maria, hinirang bago pa man nilalang ng mundo. Upang maging ina na Jesus na iyong anak, na nabubuhay nag-aari, ma, pasawalangan ka. Amen.